Hi guys! Welcome sa bagong episode ng AJ Blade Reviews. So, we're here today sa headquarters natin ng AJ Blade Reviews. So, dito tayo sa coffee shop ni Boss Madam Lexi. And today, what we're going to do is review this Himango pellet. So, we had a Himango piece before. This was the Himango Hinalung. So, we all know that Himango is the legendary panday who makes a perfect navel on socketed handles, no? Sa blade. So, even though he only has one eye and senior citizen na siya, hindi siya gumagamit ng salamin, he makes those perfect navels. So, yan siya. So, he's from Cambulo, Banawe. Nagkakamali ako dyan. So, please note na he's from Cambulo, Banawe. And what we're going to do today is tatambay tayo dun sa kapitbahay natin na may meat shop. So, we're going to review the pellet and also maybe we'll bring this custom blade from Mo Banawe Souvenirs. Yun nga pala guys, I would like to thank Sir Engineer Siegfried Dogwe for giving us a very flexible terms para dun sa pellet, no? So, naka-terms tayo dyan. Thank you so much po, Engineer. So, tara sa meat shop. Dali natin tong custom brisket chopper. So, ito kasing ano natin, pellet, this is called inipit. So nakaipit lang tong blade dito, then may ferrule, then yun, meron siyang weaving, then this is a socketed handle, no? So hindi ko lang alam kung sino panday nito, pero ask ko na din si Engineer. Ito yung pangalan ng panday, yan sa baba. Okay. Tara, punta tayo kay Kuya Jerry tsaka kay Ate Cora. Let's test these blades. So yung meat shop ni Kuya Jerry andun lang sa may tapat. Doon, yun, may tricycle na yan. So, tara. Kuya Jerry, good morning. Good morning po. Dala ko na yung ano. Susubukan natin. So yun si Kuya Jerry. Kapitbahay natin to na
Para saan yan? Magkakarne. Yan. Hindi, Pilipinas yan, sa ibang bansa. Na-export na yung mga ganito. Ma'am, medyo concentrate ako nito. Dali, nakapay na ba? Kaya nga, isang taga ko lang to. Masusubukan po. Okay, mag-iturin muna ako. Ha? Nasa yung set ako, nasa set ko dito. Para malaman natin. Kasi hindi naman ako magbabayad dito eh. Nasa ano ko yan? Nasa ano ko yan? Nasa... Kailangan ano ka rin magsali ano. Ayan o. 2.8 sali. Tapos, 1.30, 364. 364 na yan. Si Jerry na, pinakulo na ni Jerry. Anong masasabi mo, kuya? Ay, napakatalas po. Talagang... Ang galing, ganda naman lang. Napingas, napingas. Talas. Talas? Walang kapingas-pingas. Ay, ang gusto kong pang... Ganda. Yan, ganda. Talas, oh. Patagas, puno. Ang tawag ng... Oh, walang kagibang-gibang. O, tama na yan. Baka maputol mo kayo dito niyan, eh. Okay lang yan. Abusuhin natin. Kaya nisahin. Para makasubukan. Dito rin. Hindi ko ba nilaksan? Oo. Dahil baka... Laksan natin mamaya. Baka mapiyak yung ano ko, sanggalan. At patingin nga nung mga itak mo kuya, yung ginagamit mo dito. Magkano yung ganyan? Para sa naman yan? Ba't parang... Wala, mga mahina lang yung itak ko. Para saan yan? Ganda o. Pangkarni din. Pangkarni rin. Kapan ang handil o. Saan gawa ko na yung paggamit mo dito? Ay, dyan lang, sa Pilipinas. Isang palok lang. Eh, may custom po yan. Ang ano niya, yung handle niya galing din sa mulye. Itinupik nila para maging handle. Mulye, ganda. Ayan. Mamaya natin subukan yan. Ito muna ang isa. Abusuhin natin. Yan. Yun o. Napakatalas. Yung isa. Gano'ng katagal ka na kuya nagkakaday? Ay, nasa 20 years na po. 20 years. Tagal na, no? Kahit saan mo ko dalhin. Ngayon, ito na pang isang itak. Sige, kuya. Pero, mahina lang ang chop ko dahil alam mo naman, medyo hindi pa ako naka-vitamins. Pero matalas ang itak, oh. Talas, no? Parang bleed. Oh, sus, ginoo, oh. Grabe. Ingat, kuya. Oo. Oh. Nakatapat yung tamay mo, eh. Oo. Oh. Sus. Uy, pa. Pino ka agad. Tanggalin mo yung ano, nito, okay, kasi okay. 3 kilo na kasi. Oh, ribs, ma'am. Di mo talas. Talas, no? Talaga. Anong pinaka, ano? Kung ikukumpara mo yung dalawa, kuya, anong... Ay, parehas. Mo? Parehas? Parehas maganda? Yes. Dito lang to guys sa ano, E. Rodriguez. Kaya kung mamamasyal kayo dito sa Sampaloc, katapat lang ng tindahan ko yan. Daan kayo dito. Para kung magka-camping kayo, dito na kayo bumili ng karne. Tropa naman. Pero wala nga lang biro ho. Napakatalas ho. Totoo. Pwede makita ko yun. Yung isa. Yung kita ko. Kita mo. Itinanong natin kung mapingas. Wala. Kung mapingas. Nakapagpapansin ang chop yan sa mga buto eh. Wala nga pingas, guys. Ayos. Kamaya makita nila, tatari ko naman yung malaking buto. Sige. Dami lang customer si kuya. Mamaya. Si Ate Cora, classmate ko ni Mama. Di ba, Ate? Classmate ko sa Chato. Ano bang masasabi mo kay Mama? Galing maglaro ng volleyball, yung captain ball namin lagi yun. Totoo ba? Oo. Hindi ko alam yun. Hindi nagkukwento ng kabataan niya eh. Si Chato? Oo, hindi siya masyadong makwento. Kailangan. Anong parte yan, kuya? Sa may bigi yan. Bigi? Oo, oh, nabuto. Pwede malaking buto yan. Oo. Oh. Tingnan natin kung napingas.
Ayos, wala pa rin. Ingat siya. Ingat. Oh. Ito ngayon, yung buto, bias. Yan. Mga tigas-tigas. Oo. Oh. Ang ano sa'yo, kuya? Buto ng lempo. Kailangan ba talaga mabigat o magaan? Anong mas gusto mong itak? Tama ang bigat ito. Sakto lang ang bigat niyan. Hindi, kasi hindi naman kasi ito totally gagamitin sa baboy. Pwede pantaga ng tao. Huwag naman. Ribs. Pangkarne talaga yan. Pangkarne po talaga. Sa Ifugao po yan po ang ano nila, traditional na pangkarne. Pinangkakatay ho nila yan ng kalabaw? Oo. Yan. Yeah. Ano ba yung gamit mo? Ha? Stainless na. Oo, stainless na. Ayan, made in USA. USA. Wow. Ganong kadalas ho kayo maghasa atin ng ano, itak? Araw-araw, ginaganon-ganon. Araw din, araw-araw. Kuchili lang inahasa ko. Oo nga. Porcha po, napakatalas ho. Oo nga. Pwede na pang all around, no kuya? Oo. Oo. Ayos. Kasi yung iba, gagamit pa ng maliit. Yan o. Yan ang pang hiwa, slice ng ano. Oo. And then, gagamit siya ng malaki para sa buto. Palit-palit pa ano? Oo. Ito, diretso na. Kasi matalas eh. Oo. Oo. Pilipin yan, kakabit yung limpa. Magyan. Oo. Para makita ko. Yan na yan. Oo. Bali, ano lang yan? Pwede siya diretso. Diretso na ano? Hindi ka na magpapalit-palit. Hindi na. Gusto mo, pakitaan ko pa ng diretsyong ano, ganyan. Sige. Pamira lang gagawa niyan. Diretso. Para kasi pag na-ano na siya, wala na siya sa kahit na saan, isa-isa lang talaga, pero sa akin diretso pwede. Oh, the same size yan. So, pwede ko pa, masaka ko lang bibi ako dito yan. Mas mabilis ang trabaho na kaya. Yun. Oh. Meron po. Kahit saan palingki sa buong sa Manila. Ah. Saka ba kuya nag-umpisa magkatay? Mag-ano ng karne? Sa Manila pa. Manila. Manila. Nagtrabaho ka sa hindi, ano? Hindi, ako mismo nagkakatay. Ay, ikaw na nagkakatay. Oo. Oh. Tapos may pwesto ka sa ano, Valenzuela? Nung araw, lako-lako pa lang. Yung 1978. 1978? 321. Tagal na, no? Ilan taong ka nun? Marami. Ngayon kapagpunta ko sa Taiwan. Ano na ba? Nag-Taiwan ka? Oo, 12 years ako. Tapos pag-uwi mo, karne ang ninegosyo mo? Noong araw, bata pa ako, bago ako pumunta ng Taiwan, nagbababoy na ako. Mm-hmm. Tapos pagbalik ko, wala akong ibang hanap buhay. Mm-hmm. Nagbaboy ako. Mm-hmm. Kaya yun. Ito na naman isa mo. Ah, sige. O, ito nga. Sakto lang mo yan kasi may binili. Ah. Bilisan mo. Sila sir. Ganon din. Matalas, oh. O. Ito lang ba? Anong mga kusano?
nakakaramdam na ako ng paborito. Paborito mo na yan, no? Okay, sandali. Nakakaramdam ako ng paborito. Ano, chef? Paborito ni Kuya. Okay. Kala ka naman, no? Walang tama. Hindi na bubungi. Wala. Pwede mo pa pang ganon sa damuan, yung pang... Pang ano, pastor? Pang ano? Wala ka nito eh. Para saan kaya kuya yung talim sa dulo? May talim sa dulo eh, no? Meron. Bakit na yung pata ma? May pata pa siya. Hindi pa ang titimbang mabaya. Ito ano? Kano kulang? Yan, sagot mo. Kano ba po? Ayang mabigat. Ini picture na ako, hindi mo nang painom ng girlfriend. Tawa. Hindi lang hihina ako. Talas. Talas, no? Oo. Hindi ko pa kanila laksan dahil baka... Eh, mahirap na, mabiyag yung talang ko. Sige lang. Yung normal lang, sige. Kailangan natin masubukan eh. Oo. Ayan, buto. Hindi naman madulas yung handle, kuya. Hindi. Kasi ano eh. Yung... Huwai. Huwai. Oh, sabit lang yung dalawang pata, oh. Oo. Hindi ko pa nilaksan dahil sobrang talas, eh. Oo nga. Una, natantad ko na lahat yung baboy ko, ah. Kakasubo ka. Hindi pa rin napingas, ah. Ay, patay tayo niya. Ayos. Eh, baka mamaya wala na akong gagawin. Mag-gigitarin ka na lang. Hindi, ganun talaga pala yung pesa. Bago pa. Oo. Tapos malis na yung... talim niya. Gadaw blade sa ibabaw. Yung parang... Oh, yung blade. Yung pinaka-blade. Ika nga, yung manipis. Yung manipis. Yun. Back to normal na, tas lakas na konti. Yun yun. Kaya Jerry, may lahi ka ba? Oo. Oh. Anong lahi mo? Ba't ang pogi mo? Ang mama ko, pure Chinese. Papa ko, half Chinese. Ay, kaya... Mama ko, go. Mm-hmm. Ang papa ko, yo. Sorry, ginugo yung bukri. Goyo. Hindi nga, hindi ako nagbibiro. Ginugoyo mo ko eh. Pero ang dala ko ngayon, yung sa lola ko, Garcia. Ah, okay. Eh, di. Magbibiro. Tinanong mo rin yun ako eh. Oh, picturean mo. Go. Seryoso nga. Seryoso nga siya. Hindi na ako nagbibiro eh. Alam ko, ginugoyo mo. Hindi ah. Sabi kasi ni Christian ang pogi mo daw. Ang papa ko talaga, kahit itawag mo ngayon, ay patay na pala ang papa ko. itawag mo sa kapatid ko. Hindi na, mamatay na. You! Hindi na nagbibiro. Pero wala na ko siya. You! Let go! Go!
Init. Subukan natin yung himanggo pellet. So pakita lang natin yung talim. Natin kung may napingas. So dinala ko rin kanina tong brisket inspired chopper. Brisket chopper inspired plate. So let's compare the two. Okay. So yan ang edge. Okay. Wala pong pingas. So ito yung brisket inspired chopper. Okay, ayan, may mga chip, may mga pingas po. So, yan. Let me explain no guys, kung ano bang pinagkaiba nitong dalawa. But itong isa nagka-chip, itong kay Himanggo na pellet, hindi nagka-chip. So, makikita natin yan dito. Yan. So kung makikita nyo, yung wedge talaga, wedge na wedge yung ano niya, yung design ng blade, pa-V. So ang tendency po kasi ng ganyang klaseng blade is magiging super sharp siya, razor sharp siya, pero pagdating sa mga hard na chinachop, like buto, mas prone siya sa pagka-chip. So compare natin yung kay Himanggo. So ito po yung kay Himanggo. So challenge din kasi. So yan. Kung mapapansin nyo, medyo pabilog yung edge nung kay Himanggo. Ayan o. Medyo mabilog. Hirap kasi ipakita eh. Ayan o. Convex grind kasi siya guys. So, kung magde-design ka ng itak na pang buto, kailangan convex grind. Kasi kung V o yung flat grind, yun nga, mabilis siya mag-chip. Katulad nitong isa natin na brisket chopper inspired. So ito kasi hindi siya pambuto-buto, pangkarni lang siya, panglaman. So yun, ayan, flat grind. So sukatin natin tong ano. Yung talim niya ay about 12 and 3/4 inches.
Yung handle 8 inches. Then yung lapad niya sa pinakamalapad na side ay 3 1/4. So sa spine, meron tayo ditong caliper. Vernier caliper. Ayan. 0.6 cm. So hindi siya ganun kakapalan, no. So una ko nga naisip is akala ko kapag pang karne kailangan mabigat talaga. So timbangin natin. So mabigat pala siya, guys. So akala ko lang mukha lang kasi siyang napakabigat kasi ang laki niya tingnan. Pero mabigat nga talaga kasi 907 grams din siya eh. So halos 1 kilo. So sabi ni Kuya Jerry, yung handling niya is okay lang. Yung bigat niya is tama lang, no? So, yun. Timbangin lang natin itong isa. So, ganun din. Halos 920 grams. So, yung weight talaga nito is for chopping, no? Mabigat. Ano pa ba? Gusto ko rin pansinin nyo yung ferrule niya. Yan. Ito kasing ferrule na to, ginamitan niya ng tools. Papakita ko sa inyo. Ito. Yung tool na yan, yan yung ginagamit pang shave ng bakal. So ito, manually shaved yan. Sineshave yung bakal para magkaroon ng edges. So next I would like to talk about is the handle, no? So, this handle is called Inipit. And according to our friend from John by the Blades, the Inipit handle is a more traditional handle, no, compared to socketed. So, kung patandaan lang usapan, mas matandang klase ang mga Inipit. At last, we had now our own pellet. Kasi medyo matagal ko rin ginusto na magkaroon nito. So I was so happy dahil Himango pellet pa yung nakuha natin. Also guys, in Ifugao, according to, again from John towards the Blade pala. So also guys, according to John towards the Blades, sa Ifugao, yung pellet is a symbol of masculinity, no? So it was like a pride for the male class, no? They use it to show their strength. So with one swing of their pellet, they can sever or kill a carabao. So yun po yung sinisimbolo ng pellet sa mga kapatid natin sa Ifugao. So yun, we got it tested, no? So it's more than past. I can say this is one of the best blades I have. Kasi not only did it withstand the abuse, no, of chopping bone. Tapos hindi siya napurol, guys. Sobrang sharp pa rin. Nakita niyo naman kanina. Ginamit sa buto tapos pinanghiwa pa sa karne. It retained its sharpness. So one of the best blades I have. Mga pala guys, don't be mistaken. Hindi lang sa butchering ginagamit ang pellet, no. It can also be used all around sa utility works. So, pero mostly reserved siya for meat, lalo na kung ginamit mo na sa meat. So, 'yun. Thank you for watching, guys. As always, share, like and subscribe. And thank you po ulit kay Engineer Siegfried for this beautiful blade. So, if you want to avail one, sa i-check na lang yung Wow Banawi Souvenirs. Si Engineer Siegfried po ang nagpapalakad dyan. You can get Himango pieces sa kanyang shop, no? So, yun. Thank you guys. Bye!